palakpakan natin si Paulo Avellino. Ano ang pangalan ni Paulo? Nakalimutan ko, sandali lang. Nasaan yung sa telepono ko? Alamin ko lang ha. Kasi pinapanood ko to sa Prime Video. Napanood ko na ang 4 na episodes. Ngayong susunod na Thursday na naman siya, ano tawag doon? Mag-i-issue ng anong tawag doon? Hindi totoong pangalan na Michael Paulo Limbanan Avellino. Hindi! yung name ng niya, character niya sa Linlang. Oo. Naasawa siya doon ni Kim Chu na. Grabe rin si Kim Chu doon ha. Habang talaga ba nagkakwento ako, nag-search ako dito. Grabe rin si Kim Chu doon na yung mga eksena nila doon ho. Yung mga eksena nilang kongkonga. Tapos binubuka ka talaga yung kanyang doon. Binubuka ka yung kanilang tawag doon? Yung kanyang legs, lahat. At saka kung makipaglaplapan din ito si Kimmy, iba rin. Nakakatuwa siya. Nakakatuwa daw oh. Ano ba ganun nakakatuwa? Nakakaloka siya. Na may application. Anong application? Practice. Uy, huwag kong ganyan. May naririnig kayong voice over. Huwag naman ganun. Ikaw naman. Oo. Mga rehearsal. Rehearsal. At saka yung mga tinatawag natin na mga sensuality workshop. Diba? So anyway, hindi ko man malaman, matandaan yung pangalan niya. Magkapatid sila dito ni J.M. De Guzman sa nanay ba? Sa tatay? Ay, hindi. Hindi ko na maalala. Kasi hindi naman totoo ang anak ni Maricel Soriano si Paulo. Anak siya nung, magkapatid sila sa tatay. Oo. Na si ang nagpalaki, si Maricel. Tapos, kanya-kanya silang panlilinlang. Nilinlang ni Maricel si dito, si Paulo, na nang pinagtanggol niya si GM na wala daw relasyon kay Kimmy. Si Kimmy naman, nilinlang niya silang lahat. Kasi pati lola niya na si Ruby Ruiz, nilinlang niya na tinatangin niya na may relasyon sila. Pati nilinlang niya si... Uy, ang galing-galing talaga nito si si... yung anak ni Jan Strada at saka ni Janice de Belen, si Kyle. Kylie ba? Kayla Strada. Ang husay na artista. Alam mo talagang no? Pag anak ng artista, parang given na yung natural talent nila na magaling, no? Of course, si J.M. De Guzman na nakakalinlang din ang role. Although medyo, bebe, medyo mabata-ba ka na ngayon, ha? Tapos si Paulo nga, sabi natin doon sa previous nating episode, parang may mga moment din na medyo mataba-taba siya. Pero yun yung pinakita natin na nag-titrain siya ng boxing-boxing. Tapos si Heaven Faralejo, ang ating bebe-hebe, para magkakaroon ng involvement dito sa karakter ni Paulo. Tapos si Paulo nga, makikita mo, hindi siya hunk, ha? Na isin talaga may mga pandisal-pandisal dyan. Talagang, actually, daddy bond na siya. Yung katawan niya, pang daday na talaga. Pero kaya nga nakakatuwa nung nabalitaan natin na may narinig tayong kwento na tinukso-tukso daw ni Janina, daddy bond itong katawan ni Paulo dito sa Linlang. And Maricel Soriano, of course, na wala pa rin kupas, inay, ang husay mo sa pagganap. Talagang, wow. Medyo si Kim Chu, kahit very challenging yung role, pang ang dating po sa amin, Kimmy, alam mo, love kita. Ang dating kasi sa amin, parang hindi pa siya masyadong, alam mo yon, nahahalukay yung kakaibang sensualidad na daladala ng role niya para mailabas niya yung galing niya bilang nanay na dito. May supposedly dalawa anak niya dito na matay yung isa. Na nanay na siya at the same time nanluloko ng asawa. Alam mo yun, nakikipagkabit sa iba. Na nakukulangan kami lalo na dun sa expression ng mata niya. Tapos parang iisa yung tono ng boses pag nagagalit, nagbibintang, naiinis, natutuwa. Parang gano'n. May gano'n pang depekto ang pag-arte niya. Parang alam mo kung sino kaming critic, no? kung yung ganung moment. Pero in fairness din kay Kimmy, nakakasabay naman siya sa galing nina Maricel, JM, lalo na nga ni Paulo, ni Kayla. Kasi Paulo talaga, parang sa amin, with all due respect sa iyo, JM, na husay-husay, noon pa kami nahusayan sa iyo. Pero maraming moment dito si Paulo na talaga na mata lang ang nagsasalita, ilong, bibig na mga reaksyon ng mukha niya, tapos yung pag ng face, ibang klase. Love namin talaga. Kaya nga bagay sila ni
nakakagaling din ni Janine. Eh, makakagaling din yun. Mga husay, parang nagpa-practice sila ng mga emosyon. Tsak! Kinikiling lang, pakiling. So anyway, lin lang nga, unfortunately, hindi natin napapanood ito sa prime time na sa tamang sa platform ng television sa ABS o Kapamilya Channel kasi nasa Prime Video nga po ito. And napapanood naman siya ng mga kababayan natin. Napaka-million-million din nating mga kababayan abroad o global sa buong mundo kasi may mga subscription naman din sila ng Prime Video. Maganda lang itong series, although may mga butas sa kwento, may mga masisilip kang ganun, pero ang gagaling nila, Jake Ejercito is another revelation here bilang isang closeta. Ay, di ba closeta? Akala mo nung una, siya yung kabit-kabita ni Kim dito, pero plinant lang pala ni na JM, tapos biglang lumabas na meron siyang karelasyong lalaki, meron siyang kasama doon, chum-chum-chum. Ang ganda, sana mas masolusyonan nila yung takbo ng kwento, masustain yung elemento ng panliling lang sa isa't isa na kami namang mga manonood na-appreciate namin na talagang pagdating sa ganitong punto, sa ganitong eksena, ay, nalin lang si ganito. So, Heaven Parelejo, inaesahan namin magmamarka din dyan. Of course, si Tito Jimmy Fabregas sa mga eksena nila. Nasabi na namin yung mga iba pang cast members. But itong din lang na ito, very soon, ay talaga namang isa sa mga proyekto ni Paolo Avellino na ipagmamalaki niya. And hopefully, after Lin Lang, kagaya nga ng win-wish ng ating mga Janine at mga Paolo Avellino fans, sana naman magbalik tambalan sila sa proyekto na ganito rin ka-intense, ganito rin ka-bongga, or higit pa dito ang mga drama na ating mapapanood. O, diba? And on that note, pansamantala pong magbababay ang Abarable Channel dito lamang sa YouTube. Subaybayan ninyo kami, subscribe, like, and sige na, ipamalita na sa buong mundo. Maraming salamat po. Diyos mabalo.